Papunta ako ngayon ng ano, ng Romaitia para magpa-vaccine. Naka-receive na ako ng message kagabi para sa ano, appointment ko ng 7 p.m. dito. Kasama ko si ano, si Ate Debbie. Kasi natatakot ako. Natatakot ako. Parang ano, baka hindi ko kayanin, char. Char lang naman. Natatakot ako, hindi ko alam kung anong maging ano, reaction ng katawan. Agad-agad ba? Hindi naman siguro, exage, no? Hindi ano? Naman. Kaso lang, parang ano lang, na-nervous lang ako. 4 hours ang ano niyan. 4 hours bago mag-efekte. Mm. Pero yung kaibigan ko sa Pfizer, ano siya? Isang oras, wala pang isang oras na-effect na? Na ano siya, nalagnat siya ng ano, nalagnat ng 39. Oh my God. Nag-chichir. Ayan. So, papunta na kami doon ngayon. Salamat ate, sinamahan mo ako. Yan sa ti Debbie. Ayan guys, natapos na akong mavaksinan. Nakahinga ng malalim. Ayan, binaksinan na ako ng ano, Oxford. Tapos na rin. Medyo natakot ako. Hindi lang medyo natakot, natakot talaga ako. Pero, I'm okay. I hope na di lang siya ano, hindi siya mag-react ng ano sa body ko. Yan, dito ito, clinic ng Romaitia. Ayan. Hi guys, good morning. So, today, pang third day ko na ng ano, after vaccinated. So far, wala naman akong naramdaman na ano, kahit na ano, wala naman ito. Wala naman siyang pain. Yung first day, second day lang, parang ano siya, nakafeel ako na parang ang init lang ng paligid ko. But when I check my body temperature, 37.6 lang siya. So, it was not like really fever. And then, nag-take lang ako ng ano, paracetamol. After that, I don't feel anything anymore. So far, I'm good. And then, I'm just waiting for the second dose of my vaccine. And then, in this video, guys, I want to also reveal and share to you about my COVID history. I was infected on April 10, I got the result of my PCR test. So, I was quarantined for 10 days. It was not really okay, pero na-survive ko siya. Thanks God, kasi like, you know, sa sitwasyon ngayon, hindi natin alam kung paano yung magiging effect ng virus sa katawan natin. So, thanks God na ano talaga, malakas lang talaga din siguro yung immune system ko, kaya ano, nakayanan ko siya. So, in this video, ipakita ko sa inyo kung paano yung ano, kung paano yung mga ginawa ko, ano yung mga, it was not like all the details, but I hope it will help you and give you some idea how you can go through with this kind of a virus. Hindi naman siya masyadong ano, kung malakas lang talaga ang immune system niyo, makayanan niyo lang talaga siya. So, it was hard for me to share at first because sa totoo lang, kung nakayanan ng katawan mo, emotionally, hindi mo siya matagal siyang mag-heal kasi andun yung takot mo lagi. Andun yung takot na baka maulit, yung mga ganun. And you might never know what will happen the next time. Then, but thanks God. Kailangan mo lang talaga, ano, yun nga, kailangan mo lang palakasin yung loob mo lagi. For sure, like,
so many of like OFW like me, lalo na wala tayong maasahan. Pasalamat na nga lang ako kasi andyan yung mga kaibigan ko who have been taken care of me throughout my quarantine days. So sila yung andyan, sila yung syempre pag hindi naman ako pwedeng magpasa ano na yung magano lang ako, lalabas-labas pa rin ako ng kwarto, yung mga ganun. So on that span of 10 days, hindi talaga ako yung nag-prepare ng mga pagkain ko. They keep asking me what I want and then they prepared it for me and then yun, sila yung ano ko, sandigan ko nung time na yon. And big shout out to Jocelyn kasi andyan ka palagi para sa akin. So and ayan then, guys, naka-quarantine na ako ngayon. 10 days akong naka-quarantine. Ngayon, sabi nila mag-ano daw ako. Ambot kung kailaban mo sa mga Bisaya, magtuob daw. So, rock salt niya na ibinikar. Padulong siguro ni Paxiw akong lutoon. So, mag-cover lang ko sa akong sarili. Ayan. Mag-cover. Ayan. Para... Ang init, guys. Kailangan mong langhapin yung init. Oh my God. Grabe yung ano ko, oh, pawis ko. My God. Nagtuon ng paksa. Grabe yung pawis ko, oh. First time ko nag-ano, guys. Nag-ano naman ako dati, pero hindi ako ganito kapawis. Grabe, oh. Ayan, oh. Isang basa yung damit ko, oh. Grabe yung pawis. Ayan, guys. Nagka-ano ako, oh. May rashes ako. Huwag ko bakit ganito. Tingnan niyo, oh. Yan. After kong mag-ano, magi steam. Yan. Or tuob. Maba siya, oh. Huwag ko kung ano yan. Hindi naman siya masakit. Yan lang din. Yan lang din. Andyan siguro si Kubida. Andyan siguro si Kubida nagtago. Ulitin ko mamaya na naman. Good morning, guys. Ayan. Second day na ng ano ko ngayon, quarantine. April 12. 8:13 the morning na now. Ayan. Maayos naman yung tulog ko kagabi. Tapos, pagkagising ko, actually, nagising ako ng 3 a.m. Okay naman. Wala naman akong worse na naramdaman. Nakatulog din ako ng maayos. Tapos, magaan naman din yung pakiramdam ko. Wala naman mga, sakit-sakit. Except lang kasi, nagkaroon din ako ng monthly period. So, medyo malakas yung, ng dugo ko. Kaya, yun, parang, syempre, parang pagod ka pag, diba, mga girls. Alam nyo na yan. Pero otherwise, wala naman akong ibang naramdaman. Except pag minsan, naubo-ubo pa rin. Meron akong kunting-kunting ubo-ubo. Yun. So, hopefully, tuloy-tuloy naman tong ganito lang siya para naman mabilis akong makarecover. Yan. Ano lang talaga, need lang ng fluid, marami, lagi, tapos vitamin C. Yan, so ngayon, magpre-prepare na ako ng breakfast. Para makainom na naman ako ng actually guys, wala akong lagnat, wala akong pero nagtitake pa rin ako ng paracetamol para hindi na mag-ano yung
tataas yung ano ng temperature, body temperature ko. Ayan si ano, si Granny, si Maras girl na na-upset siya kay negative ang result ng nag-test niya. Na. Positive ako, bakit negative yung lumabas? Hindi siya makapanila paniwala na nag-ano siya, naging negative siya. Gusto ko positive ako. Ayaw mo negative. Nagaanan ko lahat ng kaya simbolo ng may COVID. Tapos, negative ako. Hindi ko matanggap yan. Ipatulpo kong mga yan. Kukunin ko yung bayad ko, 20 per kd. Mahal-mahal yun, ha? So, nanggigigil siya. Bawi man lang yung bayad ko. Tapos, negative. Gusto ko positive. Ayan, short. Ayan. Breakfast ako. Sarap pala itong ganitong ano, breakfast in bed. May egg ako, tapos tinapay, kape. Yan. Kain lang ng kain habang may panlasa. Yan, si ano, si Granny, pinapauwi ko na kasi para mahawa na naman siya. Okay naman yung ano niya, negative naman na siya, so safe na siya. Hindi siya pwedeng mag-ano sa akin. Mag-halubilo. Halubilo. Dapat, mami, mag-mask ka pala pagkausap mo ako. Hey, guys. Magsuob na naman ako. Kita kayo. Kita na lang pala. Ay. Yun. Grabe ang pawis. Isang basa na naman. Yun guys, isang basa na naman. Pero maganda siya pag after mag-suob kasi ano, parang gumagaan talaga yung pakiramdam. Lumuluwag yung ano, lumuluwag yung lalamunan mo, yung ilong mo. Kaya yun daw siya pang ano, na-steam kasi yung katawan mo, 'di ba? Yung tingnan mo ang pawis. Ayan, lunch time na, guys. Ito na talaga. Jocelyn kumakain sa labas. Good morning, guys. Ayan, third day ko na ngayon. Naka-quarantine. Naga ako nagising kasi pupunta ako sa clinic. Registered ako. So, ayan, maliligo na ako ngayon. Ayan. Tapos pupunta lang ako saglit doon. Mas balik na naman kasi hindi ako pwedeng maglabas-labas sana. Pero kailangan ata magpa-register doon sa clinic. Yeah. Laban pa rin.
Yan guys, dito ako ngayon sa ano, sa Jabriya Clinic para mag-report. 10 o'clock pa pala yung ano nila, open during Ramadan. Ayan. Ay naka, may naglumpasay na sa wala. Hi guys, ayan, ika-third day ko ngayon. So kanina umaga pumunta ako ng clinic para mag-report ng aking ano, mag-report. Tapos ano, mandami, ang daming ganap doon. Tapos yun lang, kailangan mo lang mag-report doon, kailangan mo lang sabihin na yung ipa-record mo lang doon na nag-positive ka para after ng quarantine mo, may makakakuha ka ng certificate na tapos ka na sa quarantine mo. Ayun, tapos ano, after noon, dumaan din ako ng supermarket para bumili ng mga ano, bumili ng konting vegetable, tapos fruits, yun. Tapos yun, tapos naramdaman ko ngayon, parang medyo sumakit yung ulo ko kanina, iba yung sakit dito. As in, siguro din kasi umalis ako maaga, hindi ko kasi na-expect na ano, mag-ano pala doon, matagal palang open kasi usual Ramadan na pala. So, nag-open yung clinic ng 10 o'clock, nag-adjust sila ng oras. So, 8 o'clock, andun na ako. Wala akong almusal, walang kape, wala lahat. Kaya siguro sumakit din yung ulo ko kasi anong oras na ako nakauwi. Matagal din, nag-antay. Kaya mga 11 siguro ako nakarating dito. Yun, saka pa ako nakakain, sumakit na yung ulo ko. Pero I don't know, sabi, parang ano kasi, yun lang naman, masakit. Tapos parang dumalas-dalas yung pag-ubo ko. Pero nanghingi nga ako, natawa nga ako. Nanghingi ako ng ano, nagtanong ako dun sa doktor kung merong ano, merong gamot na libre sa clinic. Wala pala. Binigyan ako ng resita, ipabili sa akin sa labas. Yun. Para sa ubo lang naman, yung inaano ko. Kasi yung sakit ng ulo, meron naman ako paracetamol. Yun lang naman din ang gamot. Kaya yun. Tapos ngayon, nagmagsuob na naman ako. Wala naman akong ibang naramdaman. Yun lang. Medyo sumakit lang yung ano ko kanina dito. Dito. Tapos pinahinga ko lang din siya konti. Kumain ako, tapos nagpahinga. Nawala naman na din. Ayun. So, yun yung update ko for today. Ayan guys, dinner ko today, ensaladang ampalaya. Sarap siya kasi ano, andagdag din sa dugo. Tapos pang ano sa ano, sa ubo. Ayan. Sarap. Good morning guys. Ayan, ika-apat na araw na natin ngayon. And I started to get, ano, bored. Hindi ko, ano, dami kong gustong gawin. Hindi ko alam kung, ano, gusto kong, sana ko mag-start. I'm planning to have some exercise, pero hanggang ngayon, nasa bed pa rin ako. Nabuboyed na ako. Ito na lang nakikita ako dito. So, I don't know how to motivate myself now para mag-start ng something. I think I will start my exercise. Kakain na. Maaga pa lang, kakain ka na. Inom na ng gamot. Yan. Ayun, hindi ko na naman alam kung ano yung gagawin ko. Kapag-edit na ako ng video. Basa-basa sa Facebook. Yan. Walang kausap. Ako lang mag-isa din dito. Yan. Starting to get bored. Yan.
I want to change my mood. Siguro mag-start na akong mag-exercise para maiba naman. Kasi nung last 3 days, hindi ako makapag-ano kasi nga meron ako. Dinatnan ako ng monthly period ko. So ngayon, I think it's okay now. So let's go!